Please gets mo na ba? Come on. Tanong mo siya. Please gets mo na ba talaga? Okay? Patuloy tayo. So, buo sa tungkol sa grace. And actually, this will be our last Sunday talking about it. Of course, pwede sa mga ibang pagkakataon. Pero sa ngayon, ay tatapusin na natin itong serye ito ng pag-uusap tungkol sa biyaya. Okay? Sino sa inyo na habang lumilipas yung mga linggo ay mas nauunawaan natin ang grasya ng Diyos? Okay? So patuloy namin itong pag-usapan ngayon. Gusto ko kung saan ninyo ang inyong Biblia sa 1 Corinthians 9 verse 16 hanggang 17. Okay? 1 Corinthians 9, 16 hanggang 17. Sabay-sabay na tayo. Okay? Sabi niya, 1, 2, 3, for when I preach the gospel, I cannot boast. Sabi niya, kung nangangaral ako, wala akong ipagmamalaki. Since I am compelled to preach, woe to me if I do not preach the gospel. Okay? If I preach voluntarily, pag-isabi na malakas, voluntarily, voluntarily, I have a reward. If not, voluntarily, pag-isabi ulit na malakas, voluntarily, I am simply discharging the trust committed to me. Okay? So pagkakataon ito, gusto kong pag-usapan natin ay obligations and grace. Pag-isabi na malakas, obligation. Para kung isipin mo, ganun pastor, akala ko ba voluntarily, bakit na-uwi sa obligation, no? Kasi alam niyo, pag sinabing voluntary, pinag-uusapan diyan free will, di ba? Your freedom to choose, your freedom to act, no, to do what you want to do and not to do what you do not want to do. Ganun kasi pag sinabing free will at pag sinabing voluntary. Maliwanag ba? Eh kapag sinabing obligation, parang kailangan gawin, dapat talagang gawin, di ba? Parang parang required, okay? Ganun naman talaga. Sinabing obliged, you are obliged, isabihin, that's your duty, okay? You are commanded to do it. No? Ganun talaga kasi pag sinabing obligation. So parang, paano yun? No? Paano? Voluntary tapos obligation. Of course, mamaya, liliwanagin ko yan. No? Pero another question dito ay yung obligations and grace. Kasi alam nyo, yung iba, pag narinig ang salitang grace, ang iniisip nila agad ay, dahil sa naligtas tayo, dahil sa grasya ng Diyos, pinagpapala tayo dahil sa grasya ng Diyos, wala tayong obligasyon, no? Wala tayong kinakailangang gawin, walang anumang requirement, no? Ayaw nila yung mga salitang you must, I must, no? Ayaw nila yung salitang kailangan talaga, dapat talaga, di ba? Kasi nga ang iniisip ay, pag sinabing grace, dapat wala kang obligation, no? Pero let me tell you something, no? Kasi ganito yan, no? Alam niyo, patuloy tayo sa pag-uusap tungkol kay Apostol Pablo. At pagtungkol nga kasi sa grace, the best talaga na pag-aralan ay yung mga sinulat ni Apostol Pablo. Kasi siya talaga yung mas malalim ang karanasan tungkol sa grace at siya talaga yung mas maraming sinulat tungkol sa grace. At alam ba ninyo, kung pag-uusapan ang grace, ang pinaka-aklat na sinulat ni Apostol Pablo na talagang tungkol at nakapokus sa grace ay walang iba kundi ang Book of Romans. Okay? Yung aklat na yung sulat niya sa mga taga-Roma. Okay, ngayon, alam nyo ba, itong Book of Romans na to ay punong-puno ng grace. Sa lahat ng mga sinulat ni Apostol Pablo, ito ang pinakamaraming beses na binanggit niya ang salitang grace. Pakisabi nga na malakas, grace. Okay, ngayon ganito, no? Alam nyo ba doon, ay nakasulat 22 times. Pinakamarami, no? Sa buong aklat niya ngayon, 22 times binanggit niya yung salitang grace. Sa iba siguro 7 lang, sa iba 10, ganun lang, no? Pero siya talagang ang dami niyang ilang beses niyang ginamit ang salitang grace sa Book of Romans. Pero ganito rin, no? Listen, ha? Doon din sa aklat na yon, alam pa ninyo, ilang beses din niyang ginamit ang salitang obligation. Okay? So, ibig sabihin, sa isang aklat na kung saan puro grace ang tinutukoy, ilang beses din na ginamit niya ang salitang obligation. Okay? Ganito yan. No? Gusto kong magpakita sa inyo ng ilang mga sample. Romans 1 verse 14. Halimbawa, Romans 1:14, sabay-sabay nga tayo. Sabi niya, I am obligated both to Greeks and non-Greeks, both to the wise and the foolish. Okay? Another thing, Romans 8. Sabi niya, therefore, brothers and sisters, we have an obligation. But it is not to the flesh to live according to
it. Okay? Another verse, Romans 13. Let no debt, yung salitang debt, the same word yan, no? Ang ibig sabihin din ay obligation. Let no debt remain outstanding, except the continuing debt to love one another. For whoever loves others has fulfilled the law, no? Kasi ganito yan, sa wikang Grego, ang ginamit na salita dyan sa mga obligation, sa debt, no? Ay yung salitang hapilete, no? Hapilete, no? Alam nyo, pag sinabing hapilete, itinatranslate yan sa Bible, sa English, sa iba-ibang paraan. Pwedeng obligation, okay? Pwedeng owe, pwedeng oath, no? Pwede ring otang, no? So kapag sinabing otang, ibig sabihin ay debt, di ba? So pero same word, hapilete, nang ibig sabihin ay puro tungkol sa obligation, tungkol sa katungkulan. Maliwanag ba? Okay? Ngayon ganito. Kung titingnan nyo, dito binanggit niya yung ilang mga obligation. Gusto ko munang tingnan natin ito, ah, no? Itong tatlong ito na pagkagamit niya. Of course, hindi lang tatlong beses na binanggit niya yung salitang obligation, no? At hindi lang tatatlo ang obligation natin. Pero at least gusto kong gawin nating sample itong tatlong ito. Una, we have obligation to souls, no? Meron tayong obligasyon sa mga kaluluwa. Doon yun sa Romans 1. Sabi niya, I am obligated to the Jews and to the Greeks. Obligado ako sa lahat ng tao. Sabi niya, no? Kaya nga sabi niya doon sa verse 16, sa susunod na verse, ay, I am not ashamed of the gospel. Hindi ko ikinakahiya ang ebanghelyo ni Kristo sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa ikaliligtas ng tao. No? Ibig sabihin, sabi ni Apostle Pablo, obligasyon ko ang kaluluwa ng mga tao kasi lahat yan mapupunta sa impyerno, mapapahamak, kinakailangan nilang marinig ang tungkol kay Kristo, ang tagapagligtas, para nang sa ganun ay maligtas sila. No? Kaya kailangan kong ipahayag sa kanila ang mabuting balita. So, ano yung isang obligation natin? Souls. Pag-isabi ng malakas, souls. Okay? At alam nyo, ang mga kaluluwa, kinakailangan talaga na marinig nila ang tungkol kay Jesus, na si Jesus na matay sa krus at muling nabuhay para sa kanila. Amen? Hello? Maliwanag ba? No? Alam nyo, kasi nga, walang ibang tagapagligtas kundi si Lord. Okay? At alam din natin, ang church na to, hindi makapagliligtas, no? Kahit anong pagsisimba gawin natin dito, hindi kayo maliligtas. Kahit sino ang dikitan nyo rito na mukhang ang bait-bait na, no? Hindi ka pa rin maliligtas. Kahit dumikit kayo ng dumikit sa akin, baka mas lalo kayong mapunta sa impyerno, no? Kasi hindi ako ang tagapagligtas, hindi ang church na to ang tagapagligtas, tanging si Jesus ang tagapagligtas. Maliwanag ba? Hello? Bakit? Ano bang ginawa ni Lord? No? Kasi nga si Jesus, siya ang namatay sa krus para sa atin. No? Sabi niya, I am the way, the truth, and the life. Kaya siya ang dapat pinapakilala sa mga tao para sa kanilang kaligtasan. Okay? Mayroon akong naalalang kwento tungkol daw ito sa isang babae, no, na may asawa at may anak, no, na maagang namatay. So, nung mamatay siya, pumila na siya doon sa pintuan ng langit, no? At nakita raw niya doon sa pintuan ng langit, parang mayroong entrance exam, no? Parang may quiz, no? So, nag-isip siya, ano kayang itinatanong? Ano kayang tinatanong doon sa gate ng langit? Kasi mayroong anghel na in charge, no? Ano yung tinatanong isa-isa? Nung papalapit na siya ng papalapit, naririnig na niya yung tanong at mukhang pare-pareho lang naman, no? So, pagdating niya doon sa angel, sabi sa kanya, magandang gabi ho, no? Gusto niyo bang pumasok sa langit? No? Sabi niya, siyempre, opo, opo. No? Ganito lang ang gagawin niyo. Meron lang akong itatanong sa inyo. No? Ano yon? Ano ho yun? Sabi niya, at kung yung ano yung tinanong doon sa una, yun din exactly yung tinanong sa kanya. Ang sabi lang sa kanya ay, spell Jesus. No? Spell Jesus. No? Come on, spell Jesus. O, yung hindi ayaw mag-spell dyan, di mapupunta langit. Okay? Spell Jesus. J-E-S-U-S. Wow, pwede kayo sa math, no? Okay, ganito, no? Of course, bakit? Eh kasi nga, sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. O di, in-spell niya, no? Very good, sabi ng angel, sige po, pasok na kayo. No, nakapasok na siya sa langit, no? At habang andun siya sa langit, of course, nag-enjoy siya. From time to time, namamasyal din siya sa may pintuan. Inaabangan niya kung sino yung mga pumapasok sa langit, kung sino yung namatay, no? Tinitingnan niya kung sino yung mga bagong mga parating ng langit, no? One time, habang namamasyal siyang ganyan, nakita siya nung angel. Sabi nung angel ay, pwede ka ba muna rito? Sabi nung angel, ikaw muna magbantay dito sa pinto. May gagawin lang ako, na CCR yata yung angel, no? May kubeta ba sa langit? Daw hindi ko alam, no?
basta. So sabi ng angel, may gagawin lang ako dito. Pwede ka ba? No? Sabi sa kanya, "Oh, of course," sabi niya. "Oh, alam mo naman ang gagawin mo." Sabi sa kanya ng angel, "Oh, naman, 'di ba ang papa-spell lang?" "Oh, ganoon nga exactly," sabi sa kanya. "Oh, sige, akong bahala." So, oh, doon na siya, no? So dumating yung mga tao, papa-spell siya, spell Jesus. Sabi niya, "Okay." Parating sila, pinapapasok niya sila, no? Hanggang mamaya-maya sa bandaron, nakita niya yung asawa niya, no? Namatay na rin, no? At paparating na rin, no? Of course, she got so excited, binilisan niya yung iba, no? Spell Jesus, J-E-S-I-U-S, pasok silang pasok, no? Ayun namang asawa niya, nakita na siya. So nakita na siya doon, of course, nagkakawayan na sila, nangitian na sila. Tapos yung siya na mapalapit na, "Oy, mabuti na lang namatay ka," no? Sabi niya ganoon, of course, tuwan-tuwa sila, nagkita sila, no? And they got so excited, no? Tapos bago niya papasukin, nagpuntuhan muna sila, nagkumustahan. Sabi niya, "Oh, kumusta naman ang naging buhay mo sa lupa nung wala ako, no? Naging malungkot ka ba, no?" "Oo, pero sandali lang," sabi ng asawa niya, "kasi nag-asawa ako uli." Sabi nung mister niya, no? "Sinong pinakasalan mo? Naalala mo yung ka-office mate ko na pinagseselosan mo, no?" "Oh, yun ang pinakasalan ko," sabi niya, no? Tapos kumusta naman naging buhay niyo, no? "Actually, naging masarap buhay namin kasi 'di ba may insurance ka, no? At nung mamatay ka, yung insurance mo, binili namin ng magandang bahay, magandang kotse, nagliwaliw kami sa ibang bansa. So nag-enjoy kami. Kumusta naman yung mga anak natin, no? Yung mga anak natin kasi nag-umpisa ako ng bagong buhay, inilagak ko muna sa mami mo, no?" Sabi ng mister niya, no? O tapos sabi niya, sige na nga, gusto ko nang pumasok diyan sa kinaroroonan mo, no? Sabi, "Ano bang gagawin ko? Parang narinig ko may pinapa-spell ka eh, no? Ayun din bang gagawin ko?" Oh, hindi ko narinig ko ano yung spellin eh, kasi na-excite ako nung makita kita, no? So sabi niya, "Ano ba yung spellin, no?" Sabi niya, "Spell Massachusetts." Pinahirap, no? Alam niyo yun ang problema natin, no? Minsan pati pagpasok sa langit, pinapahirap natin. Kau mismo nagpapahirap sa sarili mo. Pakitaping ang katabi, pakisabihan, huwag mong pahirapin, bebe. No. Alam niyo, pinaghirapan na ni Lord eh. Amen. Okay, pinaghirapan na ni Lord. Kaya nga ang dapat nating gawin, tayo na tumanggap nito, ipakilala si Jesus para tanggapin nila si Jesus sa kanilang buhay, sumampalataya sila kay Jesus, at nang sa ganon ay makapasok sila sa kaharian ng Diyos. Amen. That's our obligation. Obligation natin yan sa mga kaluluwa, no? Ano pa? We are also obligated to the Spirit. Basahin niyo yung Romans 8 uli. Sabi niya, we have an obligation not to the flesh, not to the old nature, hindi doon sa luma nating pagkatao. Wala kang obligasyon na mabuhay pa na kagaya ng dati mong buhay, mabuhay ka na ng bago. Sabi niya, okay? We have an obligation not to the flesh. Tapos sa susunod na verse 13, but to the Spirit. Mabuhay tayo ayon sa Espiritu. Pagipakita ngayon, Romans 8:12, no? Sabi niya, hindi na tayo para mabuhay sa dati, no? Tapos sa susunod na verse, sabi niya, mabubuhay tayo ngayon para sa Espiritu, no? Anong ibig sabihin, mga kapatid? Another obligation is obligation to the Spirit. Na tayo pala, habang nabubuhay tayo dito sa ibabaw ng lupa, mabuhay tayo na ayon sa pangunguna ng banal na Espiritu, no? At of course, kasama dyan, inaalagaan natin ang ating spiritual life, kaya tayo nag-church, kaya tayo nagbabasa ng Bible, kaya tayo nag-pray, kasi nga inaalagaan natin ang ating spiritual life. That's an obligation. Maliwanag? Okay? Thirdly, sabi niya, let no debt, or in other words, let no obligation remain outstanding except the continuing debt or continuing obligation to love one another. Walang manatiling pagkakautang. Sabi niya, pwede yung palagpasin yung ibang pagkakautang. Sabi niya, pero itong obligasyon na to, itong utang na to, yung utang na mahalin ang isa't isa, yun ang dapat lagi nating panatilihin. Okay? Ibig sabihin, we have an obligation to our siblings. Ano yung number one? Obligation to souls, obligation to the Spirit, no? And obligation to our siblings. Meron talaga tayong obligasyon sa isa't isa. At ano yung obligasyon natin sa isa't isa? Okay, come on, ano yung obligasyon natin sa isa't isa? Yung tayo ay magmahalan. Pakitapik katabi, pakisabihan, obligasyon mong mahalin ako. No? Utang mo yan. Amen? Okay? Alam nyo, that's our obligation pala, no? Ine-expect pala ng Panginoon na bilang mga mananampalataya, tayo ay nagmamahalan sa isa't isa. Okay? Yan pala ay isang utang na dapat, ituring pala ating utang na
may utang ako, may utang ako ng pagmamahal sa iyo, may utang ka rin ng pagmamahal sa akin. Maliwanag? Hello, maliwanag, no? Alam mo kung ikaw ay gusto ng maligaw kasi nasa tamang edad ka na, tapos yung nilalagawan mo nasa tamang edad na rin, no? Mga pareho na kayong mga 59 years old, no? Pwede na siguro, no? Alam niyo, subukan mo, gamitin mo tong verse na to. No, pwedeng panligaw yan eh. Romans 13 verse 8. Katok ka sa bahay nila. Tapos, oh, ba't nandito ka? Maniningil lang ako ng utang. No? Sabi mo sa kanya, anong utang ko sa'yo? Pagmamahal. Di ba? Sabi ng Bible, mahalin mo ako. No? Okay? Subukan nyo lang. Pero pag estudyante, bawal maningil ng utang. Ha? Okay? Pero, yung ang point ay, these are obligations. Okay? Pero again, ang sinasabi ko nga, hindi lang ito yung obligation, meron pang iba, pero mga sample ito, na nagpapakita na, okay, sa buhay pala na ayon sa biyaya ng Diyos, o na nasa ilalim ng biyaya ng Diyos, meron pa rin pala talagang kasamang obligations. Maliwanag? Okay? Ngayon, gusto kong balikan natin yung verse natin, no? Para maunawaan natin yung, paano yun? Paano mong paglalapatin yung grace sa kayong obligation. Okay? Paano nabubuhay ka sa biyaya at the same time, nabubuhay ka rin na may obligasyon? Okay? Balikan natin yung Romans, or 1 Corinthians 9, verse 16, hanggang 17. I want us now to talk about principles. Mga prinsipyo ng grace. No? Kung tayo nabubuhay na ayon sa grasya ng Diyos, ay mabubuhay din pala tayo na mayroong obligasyon with this principles. Okay? Sabi niya, verse 16 uli, for when I preach the gospel, I cannot boast, since I am compelled. Pakisabi ng malakas, compelled. Okay, anong ibig sabihin ng compelled? Diba, in other words, compulsion, out of compulsion, no? Pero sinasabi niya, compelled. Sino nagko-compel sa akin? Hindi yung ibang tao. At tinutukoy ni Apostol Pablo na nagko-compel sa kanya yung sarili niyang puso. Okay, yung sarili niyang passion, no? Sabi niya, talagang kailangan kong gawin ito at gusto ko talagang gawin ito. Bakit? Kasi nanggagaling ito sa puso ko. The first principle ay ito, no? We fulfill our obligations out of conviction, not coercion. We fulfill our obligations out of conviction, not coercion. Pinag-usapan na natin dati ang salitang conviction. Nagapag-conviction, ang ibig sabihin ay yan ay iyong nanggagaling sa sariling kalooban. Okay? It is something that is internal. Pakisabi ng malakas, internal. Galing sa sarili mong puso, sarili mong isipan, pinapaniwalaan mo. Kaya nga, dinipine natin dati ang conviction, di ba? Strong persuasion or belief. It's coming from inside of you. Okay? Yun ay conviction. Okay? Hindi yung dahil lang sa sinasabi ng iba, kundi dahil sa alam mo, galing yan mismo sa sarili mo. No, kaya nga, alam niyo, sabi nila, pag motivation, dalawang klase yung motivation eh. It's either you are internally motivated or externally motivated. So, bakit ko ginagawa yung mga bagay na ginagawa ko? Dahil ba sa internal motivation o dahil sa external motivation? No? Pag sinabi mong internal, yung nga, that's conviction. Okay, kasi ako mismo, gusto ko mismo, walang pumipilit sa akin na gawin ito, pero ginagawa ko dahil gusto ko, dahil mahal ko ang ginagawa ko. No? That's internal motivation. Or, in other words, conviction. Pag coercion, ito naman yung parang napilitan ka lang kasi sabi ng iba, external motivation. Ang conviction ay bukal sa loob. Ang coercion ay labag sa iyong loob. Kaya lang, kailangan mo lang talagang gawin. Nagko-comply ka lang. Kinakailangan mo lang sumunod. Hello, maliwanag ba? Ngayon, ang isang tao na nabubuhay ayon sa biyaya ng Diyos, ay nabubuhay siya na tinutupad niya ang kanyang obligasyon na masaya siya sa ginagawa niya kasi nasa puso niya yung kanyang ginagawa. Out of conviction. Kaya yung free will niya, hindi niya ginagamit para gawin yung hindi kalooban ng Diyos, kundi yung free will niya ginagawa niyang ina-align niya doon sa kalooban ng Diyos. Okay? Para nasa ganun makapamuhay siya ayon sa gusto ng Diyos. Maliwanag ba? Hello, maliwanag ba? Alam niyo, the truth is, you can do your obligations voluntarily. Tama? Hello, tama ba? No?
kahit anong obligasyon yan, pwede mo naman talagang gawin ng voluntaryo ka, walang pumilit sa'yo. Tama? Halimbawa ganito, bilang isang tatay, meron akong tatlong anak, obligasyon ko na paaralin ang tatlo kong anak. Right? Hello? Tama? Pero, pinapaaral ko ang aking mga anak na obligasyon, totoo, pero masaya ang loob ko at gustong-gusto ko yung ginagawa ko, I do it voluntarily. Walang sino mang kinakailangan pumilit sa akin, walang sino mang kinakailangan mag-advise sa akin, walang sino mang kinakailangan kumumbinsi sa akin na sabihin, oy, pag-aralin mo naman yung mga anak mo. Hindi, kasi I do it voluntarily. Obligasyon, pero voluntaryo ko na ginagawa. Maliwanag ba? Sino rito sa inyo nag-aaral at gusto nyo yung kurso nyo? Come on, gusto nyo yung pag-aaral ninyo. Ang pag-aaral ay isang obligasyon. Kinakailangan mong mag-review, kinakailangan mong pumasok. Right? Pero dahil mahal mo ang pag-aaral mo, kahit obligasyon yan, voluntaryo kang pumapasok. Tama? Sino rito sa inyo nagtatrabaho, mahal nyo ang trabaho nyo? Okay? Kung mahal mo ang trabaho mo, kahit obligasyon yan, voluntaryo mong ginagawa. Tama? Kasi ganun yun eh. Kahit pala isang bagay na matuturing na obligasyon, pwedeng-pwede mong voluntaryo talaga na ginagawa. And you do not just do it voluntarily, you even do it enthusiastically. Okay? Kung mahal mo ang ginagawa mo, hindi lang voluntary, hindi lang sa kusa mong ginagawa, ito rin ay ginagawa mo na talagang mayroong passion, no? Balikan lang natin yung ano ah. Tingnan niyo yung Romans uli, Romans 1 verse 14. Tapos tuloy natin hanggang 15. Tingnan niyo ah, sabay-sabay nga tayo. Tingnan niyo. I am obligated both to Greeks and non-Greeks, both to the wise and the foolish. Obligado ako sa lahat ng tao. Tapos verse 15. Come on, basahin niyo na malakas verse 15. That is why I am so eager to preach the gospel also to you who are in Rome. Tingnan niyo natin 'yo ah. I am obligated. That is why I am so eager. Okay? Yung iba kapag may obligasyon, parang napipilitan. Right? Pero si Paul, iba, sabi niya, I am obligated. That is why I am so eager. No, pwede pala 'yun eh, no? Kapag kahit obligasyon na maituturing ang isang bagay, pwede mo palang gawin talaga na ginagawa mo siya na gustong-gusto mo. Actually, excited ka pang gawin ito, no? So, pwede pala ang obligation that you do it voluntarily and enthusiastically. Maliwanag ba? Hello, maliwanag ba? No? Gusto ituloy natin, ah, verse 19. Yung 1 Corinthians chapter 9, no? Ituloy natin sa verse 19. De, sabi niya, di ba? I do it voluntarily. Okay? Pero ito yung karugtong niya sa verse 19. Though I am free and belong to no one, I have made myself a slave. Come on. Pag-isipan niyo mabuti yung verse na yan. No? Sabi niya, sino ang gumawa sa kanyang alipin? Come on. Si Pedro? Come on, sino? Yung ibang mga apostol? Come on. Sino ang gumawa sa kanyang alipin? Yung ibang tao? Hindi, sabi niya, I have made myself a slave. Sabi niya, kung tutuusin, malaya ako. Kung tutuusin, may freedom ako, may free will ako. Pwede kong gawin ang gusto kong gawin. Pwede kong hindi gawin kung ayaw kong gawin. Sabi ni Apostle Pablo, no? Tutuusin, malayang-malaya ako sa sarili ko. Pero, pinili ko. Sabi niya, I have made myself a slave to everyone. Ibig sabihin, mayroon siyang freedom, pero at the same time, mayroon siyang obligasyon. Dahil sa alam niya, mayroon siyang obligasyon, pinili niya na magpaka-alipin, no? Sabi niya, pinili ko ako mismo, ginawa ko alipin ang sarili ko, alipin ng lahat, no? To win as many as possible. Okay, tuloy natin, verse 20. Come on, sabi, to the Jews, I became like a Jew, to win the Jews. To those under the law, I became like one under the law, though I am not under the law, so as to win those under the law. Okay, ituloy nyo pa, verse 21. Ang sabi, to those not having the law, I became like one not having the law. I am not free from God's law, but I'm under Christ's law. So as to win those not having the law. No? Tingnan nyo mabuti. Ano sinasabi ni Paul dito? No? Kung tutusin, may kalayaan ako kung magawa ko kung anong gusto ko, hindi ako dapat nabubuhay kung anong iisipin ng iba, sabi niya. Pero sabi niya, no, I made myself a slave to everyone. No? Sa mga Hudyo, sa mga nabubuhay ayon sa kautusan, nabuhay din ako ayon sa kautusan. No? Sa mga wala namang kautusan, sa mga hindi naniniwala sa Old Testament, sabi niya, nabuhay din ako na
na ganun din sa kanila. Anong ibig sabihin? Wala siyang ginagawang kalokohan, siyempre. Ang ibig niya sabihin, ganito, no? Halimbawa, sa mga Hudyo na nabubuhay sa kautosan, bawal ang pork. O, hindi ako kakain ng pork pagkasama ko sila, no? Pero yung mga Hintil, eh, wala naman sa kanila yung batas na yun. Pwede sa kanila ang pork. O, pag sila ang kasama ko, pwede rin ang pork. Hello, are you following? No? So, sabi ni Paul, nag-a-adjust ako. Alang-alang sa mga tao, ginagamit ko ang freedom ko para mapaglingkuran yung mga tao, para maabot ko sila. Kasi nga, obligasyon ko sila. Okay? Tapos verse 22. Tingnan niyo. Sa verse 22. To the weak, I became weak to win the weak. I have become all things to all people so that by all possible means, I might save some. No? Sabi niya sa mga mayena, nagmisula, ako mahina. No? Ako ay nakibagay. Sabi niya, para na sa ganun, may mga maligtas. No? Ano niyo, si Apostol Pablo, mayroong isang taong malaya. Malaya siyang magdesisyon para sa kanyang sarili. Pinalaya na siya ng Panginoon sa biyaya ng Panginoon, no? Pero para sa kanya, alam ko may obligasyon ako dahil diyan yung kalayaan kong yun gagamitin ko para maipaglingkod ko sa Panginoon, para tuparin ko naman yung obligasyon ko at magawa ko ang kalooban ng Lord. Amen. So alam niyo, ganun pala yon. We fulfill our obligations not out of coercion but out of conviction. Pag isabi ng malakas, conviction, no? So pwede pala, no? Kasi pag conviction mo 'yan, hindi ka na pipilitan, hindi yung parang napag-utusan ka lang, no? Hindi yung parang kailangan mo lang mag-comply, kailangan mo lang sumunod, no? Kasi it's coming from inside of you. Second principle, no? Pero gusto ko muna bago yung tingnan natin yung verse 23. Kasi yung verse 23 ay magdadala sa atin dito sa second principle. Sabi niya, I do all this for the sake of the gospel that I may share in its blessings. Pakisabi ng malakas, blessings. Lahat ng to, ginagawa ko, sabi ni Paul, I have made myself a slave to everyone. Nakibagay ako, nakisama ako. Sabi niya, nag-adjust ako. Pero sabi niya, I do all this for the sake of the gospel that I may share in its blessings, no? Alam nyo, pag ikaw pala tinutupad mo ang iyong obligasyon ng voluntaryo, no? Ginagamit mo ang iyong kalayaan para sumunod at maglingkod ka sa Panginoon, ano raw ang nangyayari? You will share in the gospel's blessing. Hello, mayroon palang pagpapala, pagitapik katabi, pagkasabihan, mayroon palang blessing. So bakit ka tumutupad ng iyong obligasyon, no? Alam nyo, dahil sa blessing. Hello, maliwanag? Okay? Second principle. We fulfill our obligations because of rewards, not retribution. Okay? Ano yung number one muna? We fulfill our obligations out of conviction, not coercion. Pero pangalawa, we fulfill our obligations because of rewards. May gantimpala, not retribution. Ano yung retribution? Parang parus, yung punishment, di ba? Ay naku, baka pag hindi ko ginawa ito, paluin ako ni Lord. Baka parusahan ako ni Lord. Okay? Yon, no? Alam niyo, yung mga taong legalistic, no? Yung mga taong nabubuhay ayon sa ilalim ng batas, ang kanilang dahilan kung bakit nila ginagawa ang ginagawa nila ay dahil sa takot. Takot na mapalo, takot na maparusahan. Fear of punishment. Ang taong nabubuhay ayon sa biyaya ng Diyos, ginagawa niya ang kanyang ginagawa hindi dahil sa takot siya maparusahan, kundi dahil sa unang-una, dahil sa pagmamahal, at pangalawa, alam niya mayroong kasamang pagpapala. Hello, maliwanag ba? Okay? So anong ibig sabihin, no? Kaya pa halimbawa pagdating sa obligasyon natin sa kaluluwa, no? Tayo nagsi-share ng gospel hindi para hindi dahil sa baka pag hindi ako nag-share ng gospel ay mapunta ako sa impyerno. Hindi, no? Nagsi-share ako ng gospel kasi baka pag hindi ako nag-share ng gospel, yung ibang tao mapunta sa impyerno. Hello? Maliwanag ba 'yon, no? I share the gospel not because if I don't I will go to hell. No, I share the gospel because if I don't, others will go to hell. Maliwanag ba yon, mga kapatid? No? Alam nyo, ang issue nga kasi, oo nga, no, bakit ko nga ito ginagawa dahil lang ba sa takot ako sa parusa? O dahil kasi mayroong pagpapala? Kaya mayroon kasing
meron kasing kasamang blessing na dinadala ito sa atin. Amen ba? Okay? Hindi yung, nagsishare ako ng gospel. Bakit? Kasi baka kapag hindi ako nagshare, ako ay paluin. Hindi, nagsishare ako ng gospel kasi pag nagshare ako ng gospel, ako ay pagpapalain. Dapat ganun ang tingin natin dyan. Hindi yung dahil sa, kasi magagalit si Lord. Hindi, hindi yun. Legalistic yun. Ang ibig, ang ginagawa ko kasi gusto ko, kasi mahal ako ng Panginoon, mahal ko rin si Lord, at alam ko, mayroong gantimpala si Lord. Maliwanag ba? Hello? Halimbawa, pagdesing sa obligation to the spirit, okay? So your spiritual life, may obligation ka sa sarili mong kaluluwa, alam nyo ba? Pakita pinga katabi, obligation mo sa sarili mong kaluluwa, ha? Huwag kang asa ng asa sa cell leader mo o sa kung sino-sino. Amen? Obligasyon mong pangalagaan yung sarili mong espiritual na buhay. Maliwanag ba? Hello, maliwanag? Okay? So, ngayon, kung obligasyon mo yan, eh, ano dapat? Kung nabubuhay ka sa biyaya, ay inaalagaan mo yung kaluluwa mo, hindi dahil sa parusa, no? Kundi dahil sa gantimpala. Halimbawa, bakit ka ba nagpipray, no? Iba kasi, nagpipray ako tuwing umaga, bakit, no? Eh, kasi baka pag hindi ako nagpray, pag labas ko ng bahay, tamaan ako ng kidlat. Diba? Yung mga ganun, no? Bakit ka nag-church tuwing Linggo? Eh, kasi baka pag hindi ako nag-church ng Sunday, ay sumpain ang mula Lunes ko hanggang Sabado. Diba? So ano yung puro legalistic? Puro ang takot lang natin na baka may masamang mangyari. Okay? Ala, yung bang, bakit ka nagpipray, no? Alam nyo ganito, dapat kapatid, nagpipray ka kasi alam mo, pag nagpipray ka, mayroong sumasagot ng prayer si Lord. Hindi yung, hindi ba yung, ano, yung, I pray because if I don't, something evil will happen. No, it's not like that. It must be because I pray, because when I pray, something good happens. Amen? Nagpipray ako, bakit? Eh, kasi, baka pag hindi ako nagpray, may masamang mangyari. Hindi! Nagpipray ako, kasi pag ako nagpray, may mabuting nangyayari. Ganun dapat ang pananaw dyan. Hello, maliwanag ba? Diba, alam nyo, alibawa yung prayer. Yung iba parang napipilitang mag-pray, ganyan, no? Parang obligasyon lang. Alam mo, dapat, ang tingin mo lagi sa prayer, ganito yan, no? Maliwanag kasi ang sabi ng Bible, if you do not ask, you do not receive. Kung hindi ka hihingi, hindi ka tatanggap. So, ang prayer pala, isang napakalaking blessing na binigay sa atin ng Lord. Hindi yan obligasyon na kinakailangan mo mag-report sa presensya ng Diyos araw-araw, no? Hindi. Kaya ka nagpipray kasi if you do not ask, you do not receive. Kaya tuloy yung maghapon mo, parang hindi mo maranasan ang tulong ng Diyos, no? Parang, di ba, parang dami mong mga iniintindi, no? Parang wala kang, bakit ganun? Parang walang gaanong blessing yung mga ginagawa ko, no? Eh kasi baka hindi ka humihingi ng tulong sa Lord. Okay? Eh bakit parang nahihirapan ako? Eh baka nga kasi hindi ka nagpipray, no? Alam nyo, ang prayer dapat, ay, ang tingin natin dyan, ay, totoo, obligasyon mo yan sa kaluluwa mo, pero ang tingin mo talaga dyan, privilege, no? Isang pagkakataon niya na makalapit ka sa Panginoon. Maliwanag ba? Halimbawa, sabihin sa iyo na, oy, pinapatawag ka ni President Duterte, no? Pwede mo raw sabihin sa kanya lahat ng gusto mo, pwede mong hingin lahat ng gusto mo. Anong magiging reaction mo? Kung ano magiging reaction mo sa, ay, ano naman yan? Nakakaano naman? Pabigat naman yan sa buhay? Obligasyon na naman? Okay, nakailangan pang harapin si Presidente? Di ba? Kung ganun ka ba? Hindi. You will count it a privilege. Kasi alam mo, na kapag lumapit ka, ay mayroon kang mapapalang maganda. Ganun ang paglapit sa Diyos. Okay? Paglapit mo sa Diyos, mayroon kang mapapalang maganda. Maliwanag ba yon? Hello, maliwanag ba yon? Okay? So bakit ka nagdi-devotion? Eh kasi baka pag hindi ako nag-devotion, pagalitan ako ng cell leader ko, no? Come on, hindi. O kaya baka paluin ako ni Lord, no? Alam nyo, hindi dapat ganun yun. Nagdi-devotion ako kasi pag nagbabasa ako ng Bible, napapalapit ako lalo sa Panginoon. Amen? It's about the blessings. Maliwanag ba? It's about the rewards. Bakit ka nag-church? Bakit ako pumupunta ng church linggo-linggo? Eh, kasi alam ko, alam ko nasasamba ko ang Panginoon, no? At habang napapalapit ako sa Panginoon, pinagpapala yung buhay ko. Dapat ganun yung attitude. Bakit ako nagtatites? Bakit ako nag-offering? Eh, kasi baka sumpain ang pamilya namin, no? Baka may magkasakit pag hindi ako nag-tites, pag hindi ako nag-offering. Hindi dapat na ganun. Dapat ang tingin mo, kaya ako nagbibigay sa Panginoon kasi naniniwala ko, sabi ng Bible, ibabalik niya siksik, liglig, at umaapaw, no? At besides, mahal ko si Lord. Amen? Amen! Okay? So we fulfill our obligations because of rewards, not
Retribution, no? Halimbawa, another thing, halimbawa, obligation to siblings, no? Bakit ka nagdi-disciple? Okay? Bakit ka nagko-consolidate, no? Totoo, sa totoo lang, obligasyon natin ang isa't isa. Right? Hello, maliwanag ba? Pakitaping ulit katabi, kasi ben, obligasyon mo ako, ha? Dapat naman talaga pinapangalagaan natin ang isa't isa. Pero, if you are not living by grace, kung hindi mo naunawaan ang grace ng Panginoon, obligasyon mo yung katabi mo, pero yung kapatid mo, pero pabigat. Okay, ba't kasi kailangan pa mag-disciple, no? Pwede ko, may sarili akong problema, iintindihan ko pa problema nitong katabi kong to. Di ba? Yung maganyan, no? Meron naman ako sariling buhay, bakit ko pakikialaman yung buhay ng ibang Kristiyano, no? Kasi, alam nyo, parang pabigat eh, no? Pero if you understand grace, no? If you understand grace, okay? Kaya ako ginagawa ito, no? Obligasyon ko kapatid ko, pero naniniwala ako, pag inaalagaan ko yung kapatid ko, yung bagong panganak na kapatid, o yung mga bagong born again, yung mga bagong mga, yung mga kapwa ko Christian, kasi naniniwala ako, mayroong blessing, mayroong reward. Hindi lang dito sa buhay na to, kundi hanggang sa kabilang buhay. Amen? Hello, maliwanag ba yun, mga kapatid? No? Alam nyo, naniniwala ba kayo natutuwa si Lord pag inaalagaan nyo yung kapatid nyo? We have obligations to our siblings, right? Pag nagdi-disciple ka, natutuwa ang Panginoon sa'yo. Okay? At kaya nga mayroong reward. So, huwag mong ituring lang na dahil sa, naku, baka pag hindi ako nag-disciple, baka magalit sa akin si Lord. Hindi! No? Nagdi-disciple ka, no? Para na sa ganon, mas maranasan mo pa yung blessing ng Panginoon sa buhay mo. At latyak may gantimpala yun. Uulitin ko, hindi lang dito, hanggang sa kabilang buhay. Maliwanag ba yun? Hello, maliwanag ba? Okay? So, two things. Ano yung para maintindihan natin yung connection ng grace sa obligation, no? Pag nabubuhay ka sa ilalim ng grace, we fulfill our obligation not out of or out of coercion, not out of coercion but out of conviction. Okay? At kung naiintindihan mo pa ulit ang biyaya ng Panginoon, you fulfill your obligation, okay? Not because of punishment but because of rewards. Maliwanag? Okay? So, pwede ba tumayo na tayo lahat? Come on, I want us all to rise. Gusto kong balikan natin yung verses natin. No? Sabi niya uli, 1 Corinthians 9, verse 16, "For when I preach the gospel, I cannot boast." No? "Since I am compelled to preach, woe to me if I do not preach the gospel." So sabi niya, nagagaling talaga ito. Sarili kong desisyon to, sarili kong kalooban ito, maglingkod sa Panginoon. Right? Okay, sumunod sa Panginoon. Okay, out of conviction, that's our first principle. Secondarily, sabi niya, if I preach voluntarily, I have a reward. Mayroong gantimpala. No? Ginagawa ko ito ng kusang loob, walang bayad, volunteer ako, sabi niya, mayroong reward. No? If not voluntarily, I am simply discharging the charge committed to me. No? Alam mo mga kapatid, no? Totoo, tinawag tayo ng Panginoon para abutin yung ibang tao, pangalagaan mo yung sariling kaluluwa mo, mahalin natin ang ating kapatid. No? There are obligations. Pero, alam nyo, lahat ng ito, ginagawa natin dahil naunawaan natin ang grasya ng Diyos. Amen? Hindi para mapunta ka sa langit kasi iniligtas ka na ni Jesus nung sumampalataya ka sa Kanya. No? Hindi dahil sa baka paluin ka niya, hindi dahil sa baka may masamang mangyari. No? Kundi, andyan kasi sa puso mo, naunawaan mo yung pagmamahal ng Diyos sa iyo at pagmamahal ng Panginoon sa mga tao. Amen? And because of that, you do it out of your own heart and you do it voluntarily. Alam nyo, itong maliwanag na sinasabi ng salita ng Panginoon pala, no? Kung ito yung sabi ng salita ng Diyos, okay, obligasyon ko pala to, no? Tapos ito yung sinasabi ng damdamin ko, parang yung parang napipilitan lang ako, parang ayaw ko, no? Alam mo, ano ang dapat mangyari, no? Alam nyo, hindi mag-a-adjust ang salita ng Diyos. Ikaw yung mag-a-adjust sa salita ng Diyos. So you have to align your will to the word. Hello, maliwanag? You align your will to the word of
God. Okay? Yung hindi yung okay, dahil ayaw ko, hindi ko gagawin, no? Kahit sinabi ng salita ng Diyos. Hindi, hindi pala ganun, no? Kundi dapat dahil sinabi ng salita ng Diyos, kahit ayaw ko, babaguhin ko yung kalooban ko, babaguhin ko yung pananaw ko, no? Para na sa ganun, magawa ko ng masaya, magawa ko ng bukal sa loob yung kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Yun ang ibig sabihin, kapatid, ng nabubuhay na mayroong obligasyon at the same time nabubuhay ka ayon sa ilalim ng biyaya ng Diyos. Hello, maliwanag ba? No? Maliwanag po ba? Okay? Itong manakaraang linggo, we have been talking about grace. No? Sino rito masasabi mo, grace gets ko na? Come on, come on, come on. No? Sino rito masunawa nyo ang grace itong manakaraang mga linggo? Okay? Come on! Tignan mo nga yung katabi mo, pakitanong mo nga, Greg, gets mo na ba talaga? Sabi mo, ako, gets ko na. Amen? At magmula ngayon, mabubuhay ako ayon sa grasya ng Diyos. Hello, maliwanag ba? Na tayo, naligtas dahil sa biyaya ng Panginoon, pinatawad dahil sa biyaya ng Panginoon, at ano ang ganti natin sa biyaya ng Panginoon, gawin naman yung kalooban niya sa buhay natin. Amen? Hello, maliwanag. No? Alam nyo, okay, pagdating sa ibang mga bagay, pagdating sa kaluluwa ko, kay Lord, opo, gusto kong lumapit lalo sa iyo, papangalagaan ko yung aking spiritual na buhay. No? Pero alam nyo, isa pang obligasyon talaga na kinakailangan pagkasunduan natin dito lahat, no? Ay yung obligasyon natin sa mga tao sa paligid natin. Amen? Hello, amen? Of course, obligasyon natin, yung mga bagong mananampalataya para magtuloy-tuloy sila sa Panginoon, maalagaan natin yung ating mga kapwa Kristiyano, mga disciple natin sila, no? Pero alam niyo, gusto ko lumabas tayo sa lugar na to. At sa pagtatapos natin ng seryeng ito ng grace, gusto ko meron tayong maliwanag na commitment. Na ang commitment natin, ang buhay natin, gagamitin natin, kagaya ni Apostol Pablo, sabi niya, woe to me if I do not preach the gospel, no? Because I am compelled to preach. I am compelled to preach. Gusto ko yung mga tao, may pakilala sila kay Jesus. Bakit dito natin tatapusin ang usapan ng grace? Kasi you are saved by the grace of God. You have been forgiven by the grace of God. At dapat lang na yung biyaya ng Diyos na tinanggap mo, ipasa mo rin naman sa iba. Amen? Huwag mong sarilinin ang grasya ng Diyos. Kundi magdesisyon ka ngayon at sabihin mo sa Panginoon, Lord, tinanggap ko ang grace mo. At dahil po dyan, gusto ko maranasan din ng ibang tao yung grace mo. Kaya ngayon, pwede ba sabihin natin ito sa Panginoon, let's make this our commitment, Lord, gamitin mo ang buhay ko. Gusto ko yung mga tao sa paligid ko, matanggap din nila ang grace mo at sila man makakilala po sa iyo at lumabuhay sila na nasa ilalim ng biyaya mo. No? At ibigin, sabihin natin sa Panginoon, Lord, narito po ako, gamitin mo ako, suguin mo ako. Panginoon mo na ang grasya ng Diyos. Kapit gusto ko sabihin sa iyo na hindi sapat na tinanggap mo lang ang grace ng Panginoon sa buhay mo. Dapat pala ang goal natin sa buhay is to become channels of grace. Na maging daluyan tayo ng biyaya ng Panginoon. No? Napakaraming mga tao sa paligid natin, mga mahal mo sa buhay, mga kasamahan mo sa trabaho, mga kapitbahay, mga kung ikaw nag-aaral, mga kasamahan mo sa school, papasok ka na naman, mga tao, mga kasama mo sa school. Alam niyo, kailangan nila lahat ng grasya ng Panginoon. They need the saving grace of Jesus. No? Kailangan nila ang pagbabagong buhay na galing sa grasya ng Panginoon, ang kapatawaran ng kasalanan, ang kaligtasan na galing sa grasya ng Panginoon. I don't know kung kumusta ka ngayon, pero sana pagkatapos na maunawaan mo ang biyaya ng Panginoon, meron kalibagong apoy sa puso mo at kalibagong pagnanais na Panginoon gamitin mo ang buhay ko. Pinatanggap ko ang aking obligasyon. Pinatanggap ko, Panginoon, na yung mga tao sa paligid ko, obligasyon ko po sila. At sa biyaya ninyo, Panginoon, gamitin mo po ako para sila po makakilala po sa iyo. Ngayon, sa pagkatapong ito, kung ikaw nagsasabi ngayon sa Panginoon, ito yung prayer mo, Lord, nagre-recommit po ako. At sinasabi ko nga, itong kinakanta kong ito galing sa puso ko, Lord, take my life. I'm giving it all to you, Lord. Gawin ko, Panginoon, kung ano ang gusto mong gawin ko, Panginoon, para ako sa kaligtasan. I'm willing to pay the cost for the salvation of the lost. No? If that is your prayer now, if that is your prayer, kapag itaas mo nga po, itaas mo lang yung dalawang kamay mo sa Panginoon. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, use me, use my life.
use my life, Lord. Gamitin mo ako, Panginoon. Narito ako sa buhay ko. Use me, Lord, for the salvation of my family. Maraming ako kayo, mami. Pray for your family. Lord, use me for the salvation of my loved ones. Mamahal ko sa buhay. Gamitin mo ako, Panginoon. Lord, use me for the salvation of my friends. Lord, talagali mo, yung mga kaibigan mo. Gamitin mo ako, Panginoon, para sa kanilang kalimasan. Gamitin mo ako, Panginoon, for the day to receive your saving grace. Lord, use me for the salvation of my workmates, yung mga kasamahan ko sa trabaho. Use me, Lord, for the salvation of my neighbors. Lord, gamitin mo ako, Panginoon. Gamitin mo ako, Panginoon. Lord, feeling ko,